Saan nga ba masarap kumain dito sa Haen? Mga kapitbahay, samahan niyo po ako at dadalhin ko po kayo sa iba't ibang klaseng kainan dito sa aming bayan. Mga kapitbahay, where to eat in Haen? Nueva Ecija! Simulan na po natin, mga kapitbahay. Ang una sa listahan ay ang Lin's Fantastic. Ang Lin's Fantastic po ay isa sa pinakamatagal ng kainan dito sa bayan ng Haen, Nueva Ecija. Ayan, mga kapitbahay. So, nandito nga po tayo sa Lin's Restaurant. Ang mga hinahain nila dito, mga kapitbahay, actually, pang merienda siya. So, ngayon, available po dito yung kanilang mani. Meron din po silang palabok. Meron po silang spaghetti. Meron po silang pancit malabon at saka ito pong pancit guisado. Actually, meron din po silang, meron po silang available na chicken sandwich at saka po cheese sandwich. So, ayun. So, ngayon titikman ko po yung isa sa mga mabebenta nilang hinahain dito sa Lin's Restaurant, which is ito nga po ng kanilang mani. Yan, so titikman ko na, mga kapitbahay. So, may nakikita kong si Charon. I think so ito yung isa sa magpapasarap dito sa may mami nila. Masarap. Actually, marami na ako natitikmang mami, pero iba ito. Ito pala yung pinagmamalaking mami ng Lin's na talaga namang dinadayo dito, mga kapitbahay. Bukod po sa mga merienda na po pwede nyo pong kainin, kapag nadayo po kayo dito ay po pwede rin po kayong mag-order sa kanila ng mga pansit sa bilao, depende po sa inyong pangangailangan. Iniimbitahan po namin kayong kumain dito sa Lin's Fantastic. Bukas po kami ng 6 a.m. hanggang 6 p.m. Salamat po! Busog na ako. So sa tingin ko eh, kailangan ko ng kasama, mga kapitbahay. So sino kaya tawagan natin? Sa palagay nyo, sino? Si Baby Gaya. Hello! Ah! Oh, baby, asan ka? Dito na ako! Pabilis mo lang! Ang tawag ko lang sa'yo, sige. Oh, ready ka ba, baby? Ready! Kasi ngayon, sasamahan mo akong kumain. Kailangan ko lang kasamang kumain. Game? Game! O, tara! So ngayon po, nandito po kami kay Lauros Camayan. Okay ba, baby? Okay. Palagay mo, na-excite ka ba? Na-excite niya. Ang dami nilang chicken dito, mga kapitbahay. By the way po, sila po ay unliving. So pagka kayo po ay kumain dito, sa halagang 249 ay meron kayong 10 iba't ibang klaseng flavor ng chicken wings ha, na po pwede nyo pong pagpilian. So depende na lang po yun sa choice nyo, mga kapitbahay. Sa 10 iba't ibang flavor na yon ay pipili lang po kayo ng 2 flavor para ihain po sa inyo. 4 na piraso po yun. Pag naubos nyo na po at kaya pa ng chen nyo, ay pwede pa po kayong mag-request ulit. So ito, titikman natin. Kasi isa to sa mga bestseller pala, mga kapitbahay. Ayan, so titikman ko ha, itong kanilang extra cheesy. Masarap siyempre. Hindi na may mako eh. Kahit maliit lang. Ayan, so titikman lang naman natin eh. Ano masarap? Masarap ba talaga? Ayan, ito. Ito naman ngayon, titikman natin yung kanilang soy garlic butter. Masarap din. Kaya mo ba? Ayan. Dapat pala yata kasi nakakamay tayo. Kamayan niya. Ayan. Ano masasabi mo? Ulit. Masarap din. So ngayon, yung isa pa nilang bestseller na barbecue flavor. Yung walang sesame seeds. The best. Masarap din, mga kapitbahay. Sige, tingnan mo na. Ang mga available nilang chicken wings flavor dito ay ang mga sumusunod. Meron po silang Java, Extreme Buffalo, Hot and Cheesy, Sweet Chili, meron din po silang Barbecue, meron silang Teriyaki, Soy Garlic Butter, Extra Cheesy, Honey Mustard, at Parmesan Cheese.
Bukod po sa chicken wings ay meron din po ditong chicken inasal, sisling sisig, at sisig tofu. At kung merienda naman ang hanap nyo ay available po dito ang iba't ibang klase ng merienda gaya ng clubhouse sandwich at milk tea na may iba't ibang flavors. Ayan mga kapitbahay, sa mga may hilig kumain dyan, dito po sa mga tagahain, mga kababayan. So, itry nyo po dito sa kanilang Lauros Kamayan. So, bukas po sila ng 11 a.m. hanggang 9 p.m. So, try nyo po mga kapitbahay. Ayan mga kapitbahay, so ngayon nandito tayo sa Santo Baby. Lovers in Paris. Balita ko mga kapitbahay, pag kumain daw tayo dito sa Lovers in Paris, para daw tayong nasa Paris. So malalaman natin, pasok tayo sa loob. In Paris. O ayan mga kapitbahay, kita nyo naman nandito yung Eiffel Tower. O kaya naman feel nyo na nasa Paris talaga kayo. Okay. Wow, London Bridge. Sabi mo action. Action? Oh, action na daw, baby. Ayan, so ngayon titikman na natin yung pagkain na nahinain sa amin. So, ito, umpisahan muna natin dito sa may Beef Paris mga karibay. Masarap siya. Talagang puro laman siya. Oh. Ito talaga yung serving nila eh. Oh, ito talaga yung serving nila. Kasi ganito talagang kadami. Yung lasa nung tamis niya, asaktong-sakto lang. Para sa isang beef paris. Itong beef sisig a la carte. Ito ang titikman mo. Hindi mo na talaga sinamahan ng kanin. Masarap. Medyo maangang. Pero katamtaman. O ito naman titikman natin yung sizzling tofu a la carte. The best. O ngayon baby, ikaw naman tumigim ng si Char. Siyempre sasaso muna. Tikman ko. Ay yun talaga naman. Feel na feel ano. Masarap, hindi nakakasuya. Ako naman titikim mga kapitbahay. Mukhang masarap. By the way, mga kapitbahay, itong si Charo nila ay sarili nilang gawa dito sa Lovers in Paris. Masarap. Ang nagustuhan ko sa si Charo nila, hindi yung basta-basta taba o si Charo lang. Kasi may mga kasamang laman. O. Ayan. Ayan. The best siya. Bukod po sa Beef Paris na talaga namang may pagmamalaki nila ay meron din po silang available na top silog at yung iba't ibang klase ng silog. Meron din po silang sizzling sisig a la carte at syempre meron din po silang sizzling tofu a la carte. So meron pa po silang iba't ibang klaseng a la carte na po pwede nyo pagpilian. At available din po dito ang Chito and Marlene's Special Palutik Chicharon na sarili po nilang gawa. Iniimbitan po namin kayong kumain sa aming Lovers in Paris. Bukas po kami araw-araw, 10 a.m. to 10 p.m. po. Salamat po. Restaurant, bukod nga dito sa mga kubo nila na nandito sa labas, so meron din silang ano private room na pwedeng kainan. At saka may aircon pa yun. So, malamig. Dalawa yun eh. Yung isa parang function room yata yung purpose nun. So kung merong gusto mag-meeting dito, so pwede nilang gamitin. Napakaraming pagkain. Actually, hindi lang po ito mga kapitbahay yung mga available nilang pagkain dito. Napakarami. Mukhang masasarap.
Okay, titikim tayo ng ilan. Since sila ay barbecue all-time favorite, uunahin natin tikman mga kapitbahay yung barbecue. Pork barbecue yung sa akin. Yung kay baby ay, ano ba tawag niya? Basta puwet ng manok. Masasabi ko masarap ha. Yung sauce na ginamit nila ay talagang malasa. Ikaw, baby, ano masasabi mo sa barbecue? The best nga rin yung lasa eh. Puwet yan ng manok ha? Masarap. Ayan, so ngayon, titikim naman tayo ng iba. Ito? Balot. Balot. Okay, so ngayon, titikman natin ang balot. Yeah, at lalagyan ng konting, ano yan? Konting konti, ano? Hmm? Ano ba? Akin ang... Napakasarap mga kapitbahay. So ngayon, dito naman ako sa may chicken satay, mga kapitbahay. So ito, first time kong matitikman ito. So ayun, may sausawan. Titikman ko lang muna yung isa mga kapitbahay. Masarap siya. Sarap. Meron akong nalalasahan na peanut. Ito, titikman ko yung manok. Sa sauce. Mm-hmm. Yung sauce niya merong peanut, no? Peanut. Hindi ko alam paano yung sangkap nito eh. Pero masarap siya. Siguro yung parang nagkaroon ng kaya siya may kulay na gano'n. So ito, isa-isahin ko lang mga kapitbahay. Baby, tulungan mo ako. Yung mga nakahain sa amin merong sisling adobong balot. Sisling pusit, sisling sisig, tapos meron ditong kaldaretang kambing, fried isaw, meron din silang fried kuching, at syempre yung kanilang mga barbecue, meron silang na pork barbecue, may kasamang isaw, at saka yung pit ng manok, nakalimutan ko itawag eh. Tapos yung may mga sabaw natin, pinapaitang kambing, meron kaming sinigang na hipon bangus, tapos meron kami ng nabaka. At syempre, hindi nawala itong mga milky namin. Ako talaga, wagin nga, bangang lang milky na ito eh. Yan, actually mga kapitbahay, nakabukas sila ng hanggang gabi, ano baby? Mas maganda yung ano nila dito, maganda yung ambience nila dito mga kapitbahay kasi very relaxing at saka bukod siguro sa mga ilaw na magaganda, yung mga dim lights nila. So pwede kayong tumambay doon sa kanilang mga kubo, pwede doon kayo kumain. Kasi ngayon nandito tayo sa may aircon na sa loob kami ngayon. So para sa inyo naman mga kapitbahay, sa mga hindi pa nakakapunta rito, sana matry nyo rin kasi talagang masasarap yung pagkain nila. Natikman naman na namin ito lahat at sana ay kayo naman yung susunod. Punta po kayo dito mga kapitbahay. So ayun na nga mga kapitbahay, hindi na po kinaya ni baby, sumobra ng busog. So ako na lang muna ngayon mag-isa, samahan niyo po ako. Bakit kaya kalabaw ang pangunahing putahin nila dito? Kalabaw kasi ang una kong naisip na gawin bulalo. Kasi yung kalabaw, karamihan na bumibili sa akin, mainam daw siya, hindi masebo. Hindi na kami nagahano ng baka kasi mas gusto nila yung kalabaw. Tuwing Sabado, nagtitinda ako ng mga press sa kalabaw. Siguro makong yung restaurant ko, saka yung kalabawan ko hindi successful, hindi siguro magtatagal ng ganito katagal. 20 years na to eh, yung kalabawan namin na to. Ayan, napakaswerte natin mga kapitbahay dahil ituturo ang may-ari ng bulaluhan kung papaano na iluto yung kanilang special bulalo. So welcome natin, Sir Edmond. Okay, so simulan na po natin mga kapitbahay. Mag-upis na tayo, maglalagay tayo ng tubig dito sa pressure cooker. Ito yung magiging sabaw niya. Pagkayari, ilalagay natin yung press na karne ng kalabaw. Ito yung bias na ginagawang bulalo na hinahain ko dito sa restaurant ko. Sindihan natin. Pakukuluan natin siya ng 30 minutes. Dere, buksan natin. Oh. Ayan na siya, kumukulo. Ngayon, lalagyan natin ingredients. Lagyan natin yung sibuyas. Pwede naman ganun. Ngayon, lagyan natin yung sili. Siling panigang. Lagyan natin ang syrup na mangga. Mangga to pang asim niya. Oh, medyo magulang siya kasi ang ginagawa kasi namin, nilalaga na namin. Ginagawa na namin siyang syrup. Lagyan natin ang ano, noros sinigang sa sagabi. Pag nilagay mo siya rito, lalapot yung sabaw niya. Ngayon, lalagyan na natin siya ng patis-patis. Tatantiyahin niyo rin yung alat. Di baling magdagdag, wag lang magbabawas. Hindi na tayo pwede magbawas. Ngayon, lalagyan natin ang bichin. Ayan. Antayin lang natin siyang kumulo ng kumulo. Lulutuin muna natin yung ingredients natin, yung sibuyas, yung mangga. Lagyan natin ang muras ng palok. Ito yung isa sa nagkapasarap din dyan, muras ng palok. Yung usbong. Naluto na yung mga ingredients natin, pwede na natin hanguin. Ayan, okay na, luto na. Thank you.
namang nasabik ako dito kasi habang niluluto siya, eh, nagutom talaga ako ng sobra. So ngayon, titikman natin. First time ko matitikman itong bulalong na ang karni niya ay kalabaw. Masarap din siya, sir. Parang walang pinagkaiba dun sa may baka. Pag dyan, pumahin ka sa minungkol ng tubig, hindi magsesebo yun. Hindi nagsesebo, sir. Hindi, o, kasi yung baka, sir, nagsesebo. Oo, eh, nagsesebo yun. So ito, kahit medyo lumamig, sir, hindi siya nagsesebo, sir. Kahit magsabay ng tubig na malamig. Ah, talaga, hindi, sir? Hindi siya magsesebo. Wow. Sir, sige po, paki-invite ako. Kay, mga kababayan ko, iniimbitahan ko kayo na tikman yung aking bulalo dito sa Edmond Bulalo sa Sapang. Sa bulalo, meron sa Edmond Bulalohan na bulalong paa, kaldaretang kalabaw, tokot baboy, sisig na baboy, gulay, meron din kami noon. Kare-kare, meron din kami kare-kare. Hindi kayo magdadalawang isip na bumalik kasi matitikman nyo yung pagkain namin, talagang masarap. Salamat! Mga kapitbahay, sigurado po akong nabusog ang inyong mga mata. Ano pang iniintay nyo? Sugod na sa paborito nyong kainan. Hanggang sa muli!